eto na naman tayo mga paps, mga mams. Good day sa inyo. So, kung nagtataka kayo kung bakit iba na naman yung motor na ginagamit ko, so sa kaibigan ko po to. Gusto niya pong patingnan kung ano pong mga sira sa motor niya. Tsaka, for temporary mga paps, mga mams, baka makita niya sa daan yung motor ko. Sa mga nakakakilala po sa akin, eh, hindi po ako yung nagdadrive niyan ngayon. Sa ngayon lang po, eh, nag-swap muna kami ng motor. Kasi nga, gusto niya patingnan kung ano yung mga sira. Kasi mayroong mga bolt na nawala. As you can see, wala na pong bolt na kumakapit dito. Yan po. So, missing na po yan dyan. Yung sprocket niya po. So, yan. Mas matalim pa po to sa lagari. So, sa dito naman sa brake niya, mga paps, as you can see, eh, hindi na po yan gumagana. Wala na po yung brake. Yan, kahit apakan niya, wala na yung brake. So, napakarami na pong sira. As you can see naman po, naka-underneath din po to. So, yung dito banda, is wala na. Sira na rin. So, yung possibility sa ilalim, puno na po ito ng putik. So, ilang araw na, ilang buwan na pala itong hindi ginagamit. So, ngayon, i-restore natin. Titignan natin kung ano yung pwede natin gawin. Tapos, lalagyan na rin natin ng mga lights na meron po yung available sa akin. Yung mga, hindi ko pa ginagamit na mga lights. So, yun po yung gagamitin natin. Lalagyan natin ito ng lights. So, sayang din naman po. Raider din naman po ito. Yun nga, yung dito, wala rin itong bolt. As you can see, umaalog-alog. Wala na pong kumakapit dyan. So, yung busina niya, inayos ko na rin po to. So, gumagana naman. So, you can see, try natin. Okay na po yung busina. Itong quick throttle, naka-quick throttle din po to. Yung, if hindi nyo pa nakita yung quick throttle ko po, kung paano i-convert into quick throttle yung mga stock throttle natin. Tignan nyo lang po, nandun po yung link sa below, sa baba po. So, let's start kung ano naman po yung kaya natin ayusin dito. So, ngayon naman, yung unang gagawin natin mga paps, mga mams, is if ever, hindi pa sira yung brake master niya. If ever lang po. Eh, sa tingin ko mukhang sira na po pe. Kasi yung pag-pump po, mukhang meron na pong singaw. So, titignan natin kung gagana pa ba yung brake master niya. So, yung gagawin natin is mag-bleed tayo. Isang kinakailangan po nating tools is 8mm dito po sa nipple. Para sa nipple po ng bleeder. So, let's start. So, as you can see mga paps, mga mams, tinanggal ko na po. So, chinek ko po kanina kung okay pa ba yung brake master niya. So, so far naman, okay naman. Tapos, yung napansin ko lang mga paps, mga mams, is kapag pinapump ko po yung brake master, hindi po gumagalaw yung piston. So, yung ginawa ko, binuksan ko po siya. Tapos, yan, nakita ko po itong mga debris. So, supposed to be mga paps, mga mams, wala talaga yung debris na nasa loob niyan. Kasi makaka-affect din po yan. So, ito pala yung bumabara sa pag-bleed. Kung minsan, ayaw mag-bleed ng bleeder screw namin. Yan. So, yan pala yung dahilan. So, ngayon, lilinisin natin to. As much as possible, wala talagang matirang dumi dito. Tapos, saka natin siya ibabalik. So, yan. Wala namang gasgas yung piston. Tapos, huwag na huwag po natin iwawala itong seal niya po. Yung parang stopper na po dito sa gilid. So, yan. Yung pangalawang attempt naman natin, kapag pinump natin tapos hindi pa rin mag-move itong piston, baka yung brake master talaga yung sira. Pero kanina, pag-pump ko naman, meron namang lumalabas, nag-bleed naman yung bleeder screw. Nag-bleed naman yung sa nipple niya. Lumalabas naman yung brake fluid. Yun nga, as you can see, napakadumi. Parang kulay kalawang na talaga kasi ilang months na rin po itong hindi ginagamit yung brake niya sa likuran. Tapos itong motor naka-standby lang. Kaya ganyan talaga. Medyo madumi. So ngayon, titignan natin kung anong kaya natin gawin dito. Yun na nga mga paps, mga mams. Binalik ko na yung caliper dito. Tapos ilang beses na ako. Mukhang dalawang oras na yata ako nagpa-pump ngayon dito. Eh, meron namang nakikita ko na bubbles. So, ginamitan ko po ng hose. Ginamitan ko po siya ng hose. Tapos, pinump ko ng pinump. Pump lang ng pump. Yan. Meron namang lumalabas. Nag-bleed naman siya. Kaso nga lang, hindi nauubos yung bubbles. Eh, dalawang oras na ako nagpa-pump dito. So, chinek ko na yung brake master. Yung dito. So, nakita ko mga paps, mga mams. Kapag inapakan ko po to, may singaw. Parang meron pong medyo maluwag. Sira na po talaga yung brake master niya. Sobrang tagal na rin po kasi nito. So, hindi pala yung caliper. Kasi bagong bili lang po nito eh. Yung caliper.
bagong bili lang po namin yan. Tapos nagtaka kami, bakit naman ito yung masisira, eh napakabago pa naman ito. Eh yun nga, nilinis ko, merong debris nga nakapaloob dito, so galing pala yun dito. So yung spring niya sa ilalim, yun yung nagpa-pump pabalik, yan. Eh purong kalawang, puno ng kalawang mga paps, mga ma'am. So as you can see, pinabit ko na lang ulit, ihintayin ko na yung kaibigan ko, baka meron pang part 2 nito sa pag-i-install ko ng bagong brake master. Eh mura lang daw naman yun sa mga second hand, mga paps, mga ma'am, kasi yung iba nagpapalit ng mga Brembo na brake master, RCB na brake master. Yung sa kanya kasi, sa kaibigan ko, is stuck, so medyo matagal-tagal na rin to. Eh yun nga, aside from that, yung sprocket niya kinakailangan na rin palitan. Napakarami ng kinakailangan palitan, mga paps, mga ma'ams. Matagal na rin kasi ito, walang maintenance. Ngayon lang to napunta rito. Makikita nyo naman sa past vlog ko, yung naputol yung clutch cable niya kasi hindi na lubricate. So yan, papakita ko na lang sa inyo kapag nakabili na yung kaibigan ko ng brake master. Papakita ko sa inyo, mga paps, mga ma'ams, kung paano magkabit ulit ng bagong brake master. So yan, ngayon naman, let's continue to our installation of lights at saka check natin yung mga wiring niya. So yan, cut muna natin tong segment na to, mga paps, mga mams. Proceed na tayo sa lights. So yan po, mga paps, as you can see, naikabit na po yung hollow switch. Yung green na wire po yung hindi pa natin nagkoconnect. So ito po yung positive part ng hollow switch. Yung negative naman is kukunin lang natin dun sa body ground. So let's start. So yan, ginabi na ako, mga paps, mga mams. Kasi konting wiring lang naman to, eh nagmerienda muna ako ng konti. Nagutom ako. So ito, eh dito natin kukunin yung supply ng kuryente. So itong dalawang wire na to, ito po yung i-coconnect natin dun sa halo switch. Itong, ewan ko if nakikita nyo, yan, itong dalawa. So ngayon naman, meron akong naikabit dun sa likuran. Yan, yan po, saka yung ito po, yan, isa dyan, tapos isa rin dun sa kabila. So dalawa. Mamaya, mga paps, mga mams, makikita nyo yung kabuhoang pag lalagay natin ng lights. So yan, napakagulo rin ng ilalim nito, tsaka medyo madumi na. Ayan, mga paps, mga mams, ito po yung kanina yung sinasabi kong halo switch. Ngayon ilalagay ko po tong module. Ito pong module, ito po yung nagko-control sa blinker na light ng mga accessory lights natin na kulay puti. So yan lang po yung ipapablink ko. So yung color combination po ng lights natin, ng accessory lights natin, is blue, white. So ito na lang po yung kulang, yung kulay itim tsaka kulay pula. So pagkatapos nito, dito lang natin ikakabit yung accessory lights para matapos na natin ikabit. Yan na po, mga paps, mga mams, medyo madumi dito sa paligid. Eh tapos ko na po ikabit yung mga lights. So yung kanina, yung last natin na preview, yung pinagkabitan ko is dito sa ilalim, tapos dito sa gilid, sa magkabilaan po. So yan, nawala na yung flash. So yan na po, mga paps, as you can see, ito na po yung module. So dito ko po nilagay sa malapit sa may switch rin, para hindi na po mahirapan yung kaibigan ko sa pagpapalit ng mode. So try na natin i-on. So yan na po. So hindi naman po siya nakakasilaw sa likuran banda. Yan, pwede po natin i-adjust. Kung sobrang bilis ng blink, pwede rin natin i-adjust na mabagal. Yan po yung purpose ng module. So yan po. So you can see, sa ilalim din na part po, yan po yung kinabit natin. Doon po nilagay, malapit sa radiator po yung light. Yung puting ilaw, yan. Yung blue naman, makabilaan po, dalawang blue, para mas lumitaw yung kulay. So lahat ng bolt, dinalik ko na rin po sa designated area. Yung sa harapan naman, yung kanina, kinalikot ko na rin. Wala kasing park light. So ngayon, meron na po. Kulay blue. So yan, katulad din yung sa akin. So as you can see, mga paps, mga mams, okay na yung pagkakabit natin. So that would be pretty much it, mga paps, mga mams. Abangan nyo na lang po yung kasunod na vlog nito patungkol po sa pag-i-install ng bagong brake master natin. So yung brake master po natin is, yan, sira na po. As you can see, pag-pump po, wala na. Wala na talaga. So abangan nyo lang po sa next vlog ko. So yan, you know the deal. Ride safe, stay safe, and peace out. So yan, napakagulo rin ng ilalim nito, tsaka medyo madumi na. Ayan, mga paps, mga mams, ito po yung kanina yung sinasabi kong halo switch.
Ngayon, ilalagay ko po tong module. Ito pong module, ito po yung nagko-control sa blinker na light ng mga accessory lights natin na kulay puti. So, yun lang po yung ipapablink ko. So, yung color combination po ng lights natin, ng accessory lights natin is blue, white. So, ito na lang po yung kulang, yung kulay itim, tsaka kulay pula. So, pagkatapos nito, dito lang natin ikakabit yung accessory lights para matapos na natin ikabit.